OFW nag-friend request. If ba? Ayan, so syempre nag-send ng friend request sa iyo isang OFW, OFW ka din, 'di ba? So inaccept ko siya, and actually panglima na siya na nag-invite sa akin, pero sa kanya talaga ako sumali. Okay, so ibig sabihin kumbaga meron talagang right person bawat isa sa atin siguro. Kasi sabi ko nga panglima siya na nag-invite sa akin, and sa kanya talaga ako napasali. And sobrang bilis ko lang din kumbaga nag-join. Okay, so inantay ko lang yung sahod ko, and after that nagpadala ako kay applying sa ni Boy Aldas. Okay, ng membership ko. So isa sa mga reason kung bakit nag-join din ako sa kanya, kasi same kami ng town and same kami ng mga Ilongga. Sino mga Ilongga nandito sa loob ng Zoom? Okay, so Ilongga ako from Negros Occidental, from Bacolod. So sabi ko, actually same kami ng town, ng municipality, but magkaiba kami ng barangay. So sabi ko sa isip-isip ko, kapag niloko ako ng tao na to, so, mabilis ko lang mapahagilap sa mama ko yung family niya sa town namin. Yun talaga yung nasa isip ko. Pero, yun nga, pinadala naman ako yung package, yung mga benefits. Nagkaroon naman ako ng DTC ko or yung account ko. Maingay. Pamute na lang siguro. Ayun, tapos may picture ako dyan sa pasuyo na lang po technical. Para maniwala sila na OFW talaga ako dati. Ayan po ako. Ayan, so former OFW ako sa Kuwait for 2 years. So hindi na nasundan kasi 8 months bago matapos yung kontrata ko, nakilala ko itong empowered consumerism. So na-invite ako ng taong hindi ko kakilala, strangers, ika nga. Diba? Kasi kung sino pa yung tao dito sa empowered consumerism, kung sino pa yung taong after mo mag-join, diba, excited ka kasi marami kang naiisip na, diba? I-invite ko to mga friend ko, kakilala ko, kamag-anak ko, pero yun pa yung unang-unang magda-down sa'yo. So, literal talaga na strangers yung nakapag-invite sa akin, hindi ko kaano-ano. Okay? So, yan. Napadpad ako sa Kuwait. Ako yung tipong tao na laki sa hirap. So, panganay ako sa 3 magkakapatid. And talagang literal na magsasaka lang talaga yung father ko and yung mama ko housewife lang. So panganay, and nung nag-graduate na ako ng high school, naging breadwinner ako sa family ko. Okay, so siguro mostly sa mga panganay ganun, hindi ko lang alam sa iba. Kasi ang pinaka-mindset ko talaga, pag panganay ka, ikaw yung mas may malaking responsibility pagdating sa parents mo. So that's why naging breadwinner ako. And yun, dumating sa point na bakit ako napa-abroad, napaisip-isip or kumapit sa pagiging isang OFW, kasi takot ako dati mag-abroad. Sa totoo lang, sobrang takot ko kasi syempre, balita, di ba? Lalo na Middle East, maraming balita-balita na, di ba, hindi maganda ang sitwasyon ng ibang OFW, ibang kababayan natin. So takot ako na makipagsapalaran sa ibang bansa. Pero dumating sa point na yung papa ko kasi is nagkasakit. So 6 months kami na walang labas-labas sa ospital, sa provincial hospital sa Bacolod. And ayun, halos lahat po ng meron kami is naubos po talaga. Diba? Ganun talaga kapag mahal mo yung isang, kumbaga isang, diba, mahalagang tao sa buhay mo. So ginawa namin ang lahat para madugtungan pa yung buhay niya. But sad to say, nawala talaga yung papa namin. So, sabay nun, pagkawala niya na lahat ng meron kami nawala sa amin. So, para akong binagsakan ng, alam mo yun, para kang binagsakan ng langit. Na hindi mo alam kung ano gagawin mo, even pagpapalibing na lang,
'di ba? Kasi nung buhay pa siya, inubos na lahat gastos sa kanya. So hindi mo alam ano gagawin niyo, 'di ba? Hindi na gumagana yung utak mo kung ano gagawin mo kahit sa pagpapalibing na lang. So, pero thanks God kasi nairaos namin na may palibing nang maayos yung papa namin. And after that, nag-isip-isip ako paano kami ulit makabangon. Okay? So, naisipan kong mag-abroad. Yun yung reason kung bakit nag-abroad ako. Kasi, yun nga, baon kami sa utang at the same time, wala na eh. Kahit bahay namin, wala na rin. Diba? Yung mga lupa namin, yung sasakyan, yung tricycle, yung ang dami-dami naming hayop noon, yung kalabaw namin, para kaming pag nagpapastol, di ba? As in parang ano, pag sabihin na pag ito yung mayaman, ito yung mahirap, hindi mo masasabi na hirap eh, di ba? Kasi nung nag-graduate na ako ng high school, unti-unti na rin naka-recover yung buhay namin. Okay? So kasi pag lang din yun ng tatay ko and yun. Napadpad ako sa abroad na, di ba, ang daming nag-negative sa akin. Sobrang, kahit even family ko, mga chuhin-chahin ko, nag-negative sa akin na, ay day, huwag kang pumunta sa abroad, lalo na, Kuwait yan, di ba, kababalita lang nun, may pinauwi na bangkay na lang, di ba? So, literal talaga na kumbaga, siguro experience naman ng karamihan dito ng mga FW, 'di ba? Na bago ka umalis, bago ka lumipad, or nagplano ka pa lang na mag-abroad ka, ang daming magdi-discourage sa iyo. So napagdaanan ko 'yun, but hindi ako nagpatinag, kumbaga hindi ako nagpapigil doon sa mga discouragement na 'yon ng family ko, ng mga tiyuhin ko. Kasi iniisip ko talaga paano kami ulit makabangon. And yun lang talaga yung sa tingin ko, yun lang talaga yung way paano kami ulit makabangon sa ganung sitwasyon. Okay, so nag-abroad ako and yun. Sino yung makaka-relate sa kwento ko? Nung nag-graduate kasi ako ng high school, na-try ko na, nasubukan ko ng magtrabaho, maging isang katulong sa city, sa Bacolod. And kumbaga hindi ko talaga kinakaya. Umuwi ako, 2 days lang ako, umuwi na ako, magugulat na lang mama ko, andyan na ako, umuwi na ako. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko kaya. Mas gugustuhin ko pa yung magtrabaho sa bukid. Okay? So, nung nag-abroad na ako, mas malaking challenge yung hinaharap ko sa sarili ko. Kasi diba, sabi nga ng tiyuhin ko, day, pag doon ka na, wala na talagang atrasan kasi malayo na yun, di ba? Buti sana kung Maynila lang, di ba? Pero yun, Kuwait na kasi yun. Pero sabi ko talaga, wala, no choice ako. Kailangan kong, di ba? Kailangan ko lakasan yung loob ko. And pagdating ko sa Kuwait, di ba? Sad to say, homesick ka agad. Sino yung mga nakaranas ng homesick dito? Homesick ka agad. 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 1 month, hindi pa talaga ako naka-recover. Kasi ang bahay ng amo ko is nasa Saba Al-Salim. So malapit talaga siya sa airport ng Kuwait. And pag dumungaw ako sa bintana ng kwarto ko, nakikita ko talaga yung mga eroplano na bababa, paakyat, diba? So pagka nakita ko yung mga eroplano na yun, napapaiyak ako. Kumbaga, diba, tumutulo talaga, hindi talaga mapigilan, tumutulo talaga luha ko na sinasabi ng mind ko, kung Bacolod lang to talagang uuwi ako. Pero, diba, kailangan mo lakasan yung loob mo kasi may mga tao talaga na nag-aantay sa'yo, which is yung mama ko, mga kapatid ko, para makabangon kami ulit. So yun, after 1 year and 8 months nakilala ko yung Empowered. 1 year and 4 months nakilala ko itong Empowered Consumer Reserve. Okay, so thankful ako sa sponsor ko. Kasama ko na rin siya ngayon full time or for good na rin dito sa AC. Okay, so sobrang laki na din ng grupo. And nauna siyang mag-for good sa akin. So, hindi din maganda yung naging amo niya sa Singapore. So, nag-break contract siya. And nag-uusap-usap kami that time na, ayun nga, mag-break contract siya kasi hindi niya kinakaya yung trabaho. Pero sabi niya sa akin,
parts multiple accounts muna ako. So that time 7 accounts lang, maximum of 7 accounts lang. So ginool niya 'yon, then nag-break contract siya. Muwi talaga siya ng 7 accounts and nakita ko masaya, masaya yung buhay na nandito na siya sa Pilipinas. Syempre, mayroon ka ng time freedom. So wala ka ng boss. Okay, so ayun. Nung ma-invite niya ako, excited, sino-relate, 'di ba? Marami kang nag-vision, marami kang nakikitang big picture na possible na mangyayari nga sa'yo kapag kasineryoso mo yung business. Okay? Pero that time, yung mga higher uplines natin, hindi pa ganun ka-resultado talaga. Pero bakit, di ba? Tumuloy ako. Okay? Pero sa ngayon, sobrang dami ng mga uplines nyo na kumikita na patunay na talaga na meron talagang magandang kitaan dito sa Empowered Consumerism. Okay, so sobrang excited ako that time. Ako yung tipong yung dalawang taon ko sa Kuwait, yung cellphone ko lagi lang yun nasa bulsa ko kasi yung alaga ko dalawa. Wala yung lalaki diyan, yung panganay sa picture, wala siya diyan. Yun talaga yung malaking challenge din sa akin kasi hindi ako sanay mag-alaga ng bata. Mag-isa lang din ako. Maliliit pa sila. So, special child pa yung panganay, yung lalaki. Okay? So, nananakit siya, nandudura, nandun yung minsan, diba? Magugulat ka na lang kung ano-ano yung mahawakan niya, yung hahampas niya sa'yo. Sino relate dyan? Yung tutulo na lang luha mo kasi hindi mo naman hindi ka naman pwedeng gumante. Diba? Duduraan ka. Ganun yung mga naging experience ko. And may CCTV pa yung bahay. So, itiniis ko talaga yun. Diba? Inisip ko na mag-change employer ako. Pero, binabawi naman ng kabilang mind ko. Sabi ko, kumakain ako dito ng maayos. Diba? May sarili akong privacy na kwarto, may CR din. Nakakatulog naman ng maayos. Binibigay naman minsan advance yung sahod ko. Advance pa nga eh. So, inisip ko yun. Sabi ko, baka pag lumipat ako ng ibang employer, baka mas worst pa dito yung malipatan ko. So, tiniis ko yun. Tiniis ko, sabi ko, total trabaho naman ang punta natin sa abroad. Tama po ba? So, tiniis ko yun ng dalawang taon. And isinabay ko itong negosyo part-time. Relate ako dyan. Ganyan din alaga ako. Mahilig din. Yan. So, sinabay ko yung business part-time and ang excitement level ko talaga hanggang sa umuwi ako na nag-pre-good ako, hindi talaga bumaba. Okay? So, ako yung sabi ko talaga sa boss ko kasi yung boss ko is army siya ng Kuwait. So, Kuwait army siya. And yung madam ko is encoder sa airport ng Kuwait. So, sinabi ko talaga sa boss ko na after that, ang 2 years contract ko, hindi yun sapat. So, after matapos yung contract ko, sabi ko, mag-i-extend pa. Nung time na yon na hindi ko nakilala yung Empowered Consumerism. So, nagsabi na ako agad. Pero nung makilala ko yung EC, ginawa ko siya 1 month, 2 months, 3 months, di ba? Ang dali lang naman, basta marunong ka lang sumunod. Okay? So, nagka-direct ako, lalaki, nasa Kuwait din, nag-7 accounts, akala ko, di ba? Akala ko hindi totoo. Akala ko, sabi ko, totoo kaya to? Magpipay-in kaya to? Kasi sabi niya, nakausap ko siya November katapusan. So sabi niya sa akin, gusto ko yan, nagustuhan ko yung ano, yung business na sinishare mo sa akin. So sabi niya, uuwi, magbabakasyon daw siya 9 of 1 ng December dito sa Pinas. So sabi niya, bigay mo sa akin yung address, then yung tao na imi-meet up ko. So binigay ko nga yung pangalan nila, Upline Sunny Boy, yung Facebook account ni Upline Sunny Boy, tini-up ko sila. Ayun, tapos akala ko talaga hindi siya magpipay-in, pero nung dumating na siya dito sa Pilipinas, pumunta talaga siya sa head office ng 7 accounts siya kasama family niya. Okay? So hanggang sa nakapag-direct ulit ako, nasabugan siya ng tangke ng gasol sa Kuwait, so naging 50-50 yung buhay niya. Nagiging bedridden siya for 3 months, hindi makagalaw, hindi makapagsalita, buong katawan niya sunog. Okay, so katulong siya ng tita ng madam ko and doon ko siya nakuha. Bakit? Sabi ko sa kanya, nung time na yun, may office na tayo sa Kuwait. So sabi ko,
try mo yung C24/7, maganda to. So, trinay niya yung C24/7 at nagustuhan niya. After 2 weeks lang yata, nakatayo na siya. Diba? Nakatayo na siya, nakakapagsalita na siya. So, sabi ko sa kanya, mag-join ka na lang para maka-discount ka sa mga products natin. So, nakuha ko siya hanggang sa nag-7 accounts din siya. Then, tuloy-tuloy na yun. Kasi ako talaga yung tipong tao na hindi ko alam bakit ganun, na parang nananalaytay na talaga sa dugo ko yung empowered consumerism or yung in global. Na alam mo yung pagising mo pa lang, di ba? Pagising na pagising mo, 5 a.m. para mag-ayos ka ng sarili mo bago magsimula sa trabaho. Alam mo yung hindi ka pa nakapag-pray, pero kinakapa mo na sa tagiliran mo yung cellphone mo kasi excited ka na i-open yun kasi baka nag-reply na yung mga kausap mo bago ka natulog. Diba? Ganun ako ka-excited nung ginawa ko tong business na to part-time nung nasa Kuwait ako. Until dumating sa point na nahuli ako ng madam ko kasi bawal yun. Diba? Kahit sino naman sigurong amo, bawal yun kapag ka oras ng trabaho na may hawak ang cellphone. Kasi bata yung binabantayan mo. So, ang topic namin noon is 5 p.m. sa Kuwait, 10 p.m. dito sa Pinas. So, ako yung magbabagsak ng topic sa chatroom namin, sa GC namin. So, ako yung napag-atasan ng upline ko. So, nahuli ako ng madam ko na habang binabantayan ko yung mga alaga ko, namamalansya ako. Kasi, kailangan, marunong ka talaga mag-manage yung time mo kasi matatambakan ka ng trabaho eh. Hindi pwedeng bata-bata lang talaga. Diba? So, habang nagbabantay ako ng mga alaga ko, isa-isa naman sila ng iPad, so, namamalansya ako habang nagkipag-participate din ako sa GC namin. So, nahuli ako ng madam ko, hindi ko lubos akalain na mahuli niya ako kasi, diba, tayo talagang mga OFW, kung sino relate dyan, talagang yung tenga natin at mata natin, napaka-ano yan, diba? Kung baga, gumagana talaga yan. That time, hindi ko talaga na ramdaman yung madam ko na mahuhuli niya ako or kumbaga minamanmanan niya na pala ako. Kasi nagpaa siya, hindi na siya naggamit ng chinelas. Kasi kung nagchinelas siya, and nagulat din ako na yung knob ng door, yung pinto nila sa kwarto nila mag-asawa, hindi ko man lang narinig na pinihit niya or bumukas. So, kung narinig ko sana, hindi sana, nalagay ko agad sa bulsa ko yung cellphone. So, kinuha niya yung cellphone, nilagay niya sa freezer, galit na galit siya. Okay, nilagay niya talaga sa loob ng freezer. So, ako naman nagmamakaawa naman. So, nag-sorry ako, sabi ko, wag mo naman lagay sa freezer kasi baka masira, wala na akong magagamit. So, binalik niya naman sa akin and yun nga, minagsasabihan ako na wag ulitin. Okay? So, ganun pa din, talagang matigas talaga ang ulo ko kasi sabi ko nga, gigil talaga ako sa negosyo. So, one time, dinadala ko yung alaga kong maliit, yung babae, yung sa picture. Nadala ko yan sa CR. So, that time, mga 9 months pa lang yata siya. Okay, so hindi pa siya marunong makapagsalita, di ba? Hindi pa marunong magsumbong. Dinadala ko yan sa loob ng CR. Okay? So, sinasabi ko na magsi-CR yung bata, pero hindi naman pala totoo. Kasi alam ko nagbabibrate kasi yung cellphone sa bulsa ko. So, alam ko, may message ako. Sabi ko, baka prospect ko na. So, paano ko ma-view yung message na yon ng prospect ko kung, di ba, andyan yung amo ko. So, okay, ang gagawin ko, dalhin ko alaga ko sa CR. Para ma-view ko yung message na yun. Kahit hindi magsi-CR yung alaga. So tayong mga OFW, di ba? Talagang maparaan talaga tayo. Kaya sa mga nagsasabi dyan na wala kasi akong oras upline, hindi ko maisasabay yung trabaho at saka yung negosyo. So hindi po ako naniniwala doon. Talagang hindi ka lang naghahanap ng paraan. Hindi ka naghahanap ng way. Kasi, di ba? Pag gusto talaga, sobrang daming paraan. Tulad niyan, di ba? Sa mga hindi naman Muslim dito, di ba bawal naman oras ng tawag niyan, ng Ramadan, di ba? Bawal naman kumain kapag ka-Ramadan, di ba? Kailangan, ang amo ko kasi, lalo na yung amo ko, gusto niya magpa-fasting din ako, di ba? So, ang sagot ko sa kanya, paano naman ako magpa-fasting? Ibuong araw, bugbog ka sa trabaho, di ba? Buti kayo, okay sa inyo na mag-fasting, pero wala naman kasi kayong trabaho, 'di ba? Nasa loob lang kayo ng kwarto. So,
talagang gumagawa tayo ng way, di ba? Ng paraan, paano tayo makakakain, hindi tayo makita ng amo natin, di ba? So, ibig sabihin, maraming way, maraming paraan, paano mo magawa yung business na, di ba? Maisasabay mo siya sa trabaho mo para maging productive ka everyday. Okay? So, yun. Hanggang sa hindi na ako naging masaya doon sa trabaho ko. Okay? Kasi ang mindset ko, sabi ko, may laman na ditisi ko eh. Sabi ko, kung ano, what if gagawin ko rin siya full-time? So, mag-forgood ako. So, sabi ko sa upline ko na nandito na sa Pilipinas kasi nauna na siya mag-forgood, mag-full-time. So, sabi ko sa kanya, susunod ako. Mag-full-time din ako. So, hindi na ako masaya doon sa trabaho ko kasi nung time na yon na sinabi ko sa amo ko na baka hindi na ako mag-extend, umiba na yung treatment nila sa akin. Okay? Ganun pala sila. Kapag sinabi mong hindi ka na mag-extend ng kontrata mo, na umiiba na yung pinapakita nila sa iyo na treatment or yung, diba, the way ka nila i-ano sa loob ng bahay. So, ganun na yung amo ko, yung lalaki. Pag umalis na yung madam ko sa umaga, 7 a.m., so, tulog yung mga alaga ko. Minsan, nagpaparamdam siya na, diba, gusto pumapasukin mo siya sa kwarto, diba? Kasi, magpapamasahe, diba? So, sinabi ko sa kanya, hindi naman kasama yan sa trabaho ko. Susumbong nila sa madam ko. Okay? So, na-briefing naman kasi ako ng madam ko na kapag ano problema sa loob ng bahay o ano, sasabihin ko sa kanya. Pero, hindi ko alam kung, siguro kung pinersa ako ng amo ko na talagang, ng amo kong lalaki na talagang magpapamasahe talaga. Hindi ko alam kung magsumbong din ako ano, kasi baka balik ta rin ako. Pero thanks God, kasi hindi naman yun nangyari. Okay? So, nung sinabi ko, sumbong ko siya sa madam ko, so, hindi na siya umulit. Pero, umiiba na yung treatment. Andun na yung hinihigpitan na ako paunti-unti. Tinatanggalan na ako ng wifi kasi connected ako sa wifi. Yung packet wifi yan minsan ng alaga ko. Kasi katabi ko yan. Kasi alam nga naman tulog yung alaga ko. Mag-iPad pa. So, katabi ko yan. Discarte ko lang sa madam ko. Sina-charge ko siya. Para kinabukasan, full charge yung packet wifi ng mga alaga. Pero hindi nila alam, may ginagawa akong negosyo. Diba? So, ganun ako ka, sobrang kalupit maghanap ng way ng diskarte talaga paano ko magawa yung negosyo. Okay? And yun, so doon na tayo, hindi na ako naging masaya doon sa trabaho ko. Sabi ko, nagbabalak din yung amo kong babae na, diba, mga nganak ulit, diba? So sabi ko, hindi na to normal kasi pag all around ka, tapos mga nganak ulit, diba, pangatlo, mag-isa ka lang, all around trabaho mo, luto, laba, plancha, linis, lahat yan. Diba? Minsan electrician ka pa, kung ano sira yun ng ilaw, mga ano dyan, ikaw pa mag-aayos. Diba? So lahat talaga as in naging akin. Plancha, lahat yan. So may alaga ka pang dalawang batang maliliit. So sa tingin mo, kayanin mo kapag nasundan na naman ulit. So drenate ko talaga yon. Sabi ko hindi na talaga ako mag-extend. So hindi na nga ako happy doon sa trabaho ko. So nag-decide ako mag-full-time. Okay, so may laman yung DTC ko, almost 30,000 plus. So makikita nyo mamaya nandyan, pina-check ko siya. Pag uwi ko, so nag-decide ako mag-for good. Okay, so excited, diba? Sabi ko sa isip-isip ko, nalaman ko kasi na yung pinalitan ko talagang lumaban lang din. Diba? Matindi din yung pangangailangan sa buhay, kaya nag-stay din siya. Pero bukod, after niya dumating sa amo ko, walang nag-i-stay na katulong. Okay? So sabi ko, pag sinundan nyo pa ulit yan, yung baby nyo, yung mga anak nyo, diba? Walang mag-i-stay lalo sa inyo. Sabi ko. So, parang lumaki na din ulo ko, sinorelate dyan, diba? Hindi na minsan nakikinig sa amo kasi, diba, pa-uwi na. So, lumaki na ulo ko. Yun. Tapos, sabi ko sa mga higher uplines natin, upline Nolan, upline Genevieve, upline Sunny Boy, so mag-full-time na ako. Okay? So, umuwi ako, nag-full-time. Akala ko talaga ang susundo sa akin sa airport is si yung pinaka-sponsor ko, si upline Griselda Jimenez. So, hindi pala siya yung nagsundo sa akin. So, ang nagsundo sa akin si upline Jerry Garzon and si upline Nolan. Tsaka si upline Lloyd Aldas. Okay, so tatlo sila nagsundo sa akin sa airport.
So, naalala ko, unang sasakyan pa yun na pinalabas niya pa yung Sunny Boy, black pa yun. So, sila yung nagsundo sa akin. Guys, sa mga gusto mag-full-time talaga, sa mga seryoso po talaga mag-full-time. Ako kasi, nung nag-decide akong mag-full-time, since wala naman akong bit-bit na pera, kasi ang pera ko lang talaga na iuwi is one month and half ko lang po ng sahod. Okay? Umuwi ako April, sabi ko sa mama ko, yung March and kalahati ng April na sahod ko, hindi ko na ipapadala. So, nag-expect pa ako na bibigyan ako ng amo ko ng, di ba? Kasi natapos ko yung kontrata ko. So, di ba? Kahit pa paano man lang may ibigay sa'yo. Pero kahit isang pirasong chocolate, hindi talaga nila ako binigyan. Kahit kalahating dinar, wala talaga. Okay? So, hindi pa nagpakita yung madam ko sa akin. Amo ko lang na lalaki naghatid sa akin sa airport. Iyak nang iyak yung mga alaga ko. Di ba? Pero sabi ko sa kanya, kailangan ko kayong i-let go. Di ba? Kasi pag ako, pag halimbawa, kumbaga nahulog na din kasi yung loob ko sa mga bata. Okay? Pero sabi ko sa sarili ko, kapag ka, yung feelings ko lang sa mga bata yung intindihin ko, magiging kawawa ko kapag ka nag-extend. Okay? So hindi ako kahit kailangan chocolate, hindi man lang ako pinadala ng amo ko. Diba? So umuwi ako. And yun, excited, diba? Para akong nakalabas sa, alam mo yun, yung gulungan ng ano, nung kalabaw, turel sa amin yun eh. Para ako nakalabas ng turel, na alam mo yung, di ba, free ka na, di ba, wala ka ng amo, di ba, yung alam mong dalawang taon kang nakakulong, di ba, sa ano ng mga amo mo, ng mga boss mo. So, sabi ko, ito na. This is it. Okay, so excited ako. Dito talaga ako dumiretso sa Ortigas, which is nandito yung office natin. Okay, so hindi ako umuwi ng probinsya. Akala ko sobrang dali lang talaga mag-full-time. Okay? So may mga proseso ka pa palang pagdadaanan kasi nung umuwi ako, marami nga akong mga direct pero hindi naman lahat active. Okay? So ilan-ilan lang yung mga gising. So although nandun yung excitement, ang dala ko lang na pera is only 24,000 yata. Ayun, tapos bininhan ko pa ng mga computer set ko. Excited ako guys kasi bakit? Sabi ko, ito na, negosyo ko na to eh, sarili ko tong negosyo, diba? And for the first time kong magkaroon ng computer set, tatanan ng buhay ko, diba? First time kong, diba? Nung high school kasi ako, schedule lang eh, pag gumawa ka ng may gagawin ka sa school, diba? Hindi ka talaga maka hands-on na ikaw talaga buong oras doon sa computer. So excited talaga, sobrang excited ako, umawak ng computer ko, upo ako, yung bumili pa talaga ako ng ano, ng upuan na ikot-ikot na yan, diba? Pang computer ano talaga, diba? Pang computer table. So sobrang excited ako. And yun, kunti na lang nung natira kong pera. Okay? So sabi ko, okay lang kasi meron naman laman yung DTC. So, andyan yata sa next slide. So, yun po. Ayan, so yun yung first time ko pumunta sa office. Ayan, so first time ko ma-meet si Upline Sunny Boy Aldas. May kwento po yan, guys. Okay, so sino sa mga nandito na nakaabot ng condo sa Amiga Plaza? Okay, so bakit naka-in global t-shirt agad ako? Okay, so mas stricto kasi dati yung condo unit na tinitirhan ng mga uplines na dinatnan ko. So, yung maleta ko, hindi man lang maakyat-akyat. So, natulog muna dun sa loob ng sasakyan ni Upline Sunny Boy sa parking, yung maleta ko. Kahit panty ko yan dyan, sa upline ko yan, buti na lang may tag pa, hindi pa nagamit. Kasi hindi maakyat yung maleta ko. Okay? So, sabi ng upline ko, bukas parts, mag-training tayo. Tapos, punta tayo sa head office. Okay, so sabi ko, paano yan apply? Wala pa akong damit dito, hindi pa maiakyat sa condo, di ba? So pinahiram niya sa akin yung t-shirt na yan. Tapos pati panty, kumbaga pre-provide talaga ng upline ko. And then yung pantalon na yan, yun pa yung nag-flight up. Okay, so sobrang ano, kumbaga nakakaano na lang pag halimbawa naalala ko. Ayan, so next slide po. Ayan, so sabi ko nga kanina, nasa 24,000 lang yung pera ko nadala. So, binilhan pa ng mga kailangan ko para mag-full-time, computer set, lahat. So, dumating sa point na parang sabi ko, paubos na yung pera ko. Ayun, tapos
Siyempre, 'di ba? 2 taon kang parang hindi man lang nagpa-beauty sa abroad, 'di ba? Kasi bawal naman. Ayan, so bumili-bili ng para sa sarili, nakapagpa-reband. Okay? Tapos, ayun, sabi ko, ubos na yung pera ko. So, kinuha ko yung naman ng DTC ko. So, yan po siya. Nasa 32,000 po yata. Kalimutan ko na. Ayan. So, yan po yung naka-violet ba yan? Purple. Yan po yung direct sponsor ko. Okay? So, totoo nga. Sabi ko sa sarili ko, totoo nga. Meron pa lang talagang makukuha mo talaga yung pinaghirapan mo sa abroad. So, napacheke ko siya. So, malaking tulong nung nag-full-time ako. And at the same time, kahit paano, nakapagpadala ako sa mama ko, sa family ko. Okay? So, next slide po. Ayan. So, first time kong mag-BMS training, actual, face-to-face. So, sa mga dati-dati na naka-experience ng BMS. So, totoo yan. First time ko dyan. Kaya ang ticket ko, yung sling niya is blue kasi first time kong mag-BMS. Okay, so excited ako. Medyo maitim pa ako dyan, payat. Ayan. Mas lalo akong sabi ko, wala, ganito pala. Diba? Ganito pala. Na-awardan ka actual, aakyat ka sa stage, kakamay ka. Diba? So sabi ko, wala. Sabi ko, nakaka-insight yung ganito. Diba? Tatawagin ka. Tawagin yung pangalan mo, tapos aakyat ka. Kamay ka sa mga mayayaman mo, mga uplines, mga founders ng Ultimate Eagle. So yun. Nag-enroll din po ako sa elite training. So, meron pong 2 klase yung dati, yung elite. So, merong offline elite, pang full-time. Meron din online elite. Yun yung sa mga FW. So, nung FW ako, nag-enroll din ako sa online elite. Pero nung nag-full-time ako, nag-undergo talaga ako sa offline elite. So, yan, mga kasabayan ko, mga milyonaryo, milyonarya na ngayon. Andyan sila ni Prof. Ayan, andyan sila ni Prof. Joe Hubahib, sino naka, ano, classmate ko yan sa ELIT. Sila ni Dean Karen Crisostomo and si Prof. Wilson Hardinel. Yan, sila yung mga kasabayan ko sa ELIT na talagang ngayon, ibang-iba na yung mga resulta, diba po? Ayan, so next slide. Ayun, so after 6 months na ginawa ko, nag-decide akong mag-full-time, na-awardan po ako sa MOA Arena as Silver Executive. Okay, so sabi ko, hindi ko naman pinangarap talaga yung ganung ranking or ganung position sa company. Kaso nga lang, totoo pala talaga yung sinasabi na kahit hindi ka magbenta ng products, kapag meron kang downlines, leaders na 'di ba? Pusakal sa pagbenta ng products. Ikaw na apply, madadamay ka eh, mapupush ka rin, 'di ba? Kasi naging silver executive ako through points or group points. Okay? So wala ako ni isang binintang si 24/7 diyan eh. Pero naging silver executive ako kasi meron akong OFW leader na umuwi from Kuwait na dumaan siya bago siya umuwi. So Iloilo, dumaan siya sa office para mag-purchase ng 50 boxes ng C24/7 para dalhin sa kanila. So dumaan mismo siya sa head office. Okay, so yung points na yon, kung ano yung points niya, points mo rin of course na upline. So na-push din po ako ng downline ko. So ibig sabihin, nung nag-silver executive downline ko, na-push po ako, naging silver executive din po ako. Okay, so ganun siya kadali, 6 months lang. Diba? So hindi ko akalain na, 'di ba? Ma-awardan ka, kakamay ka sa may-ari ng Empowered Consumerism. Okay, so next po. Ayan, so until dumating yung time na nakapag-invite ako nung nag-full-time ako, nakapag-invite ako ng isang OFW din. Okay? Isang OFW din sa Kuwait. Kung saan ako nanggaling, siguro ganun talaga, hindi ko lang alam sa iba. Kung Middle East ka nang galing, doon na talaga ako nakapagpalaki ng grupo eh, Saudi Kuwait. So first time ko magkaroon ng isang OFW na napauwi ko din for good. Okay, yan siya sa taas. 2 picture sa taas, yan siya. Si Prof. Rowena Mangguray. Okay, so kung sino yung mga naka-attend ng CUEI monthly recognition last month pa, so, isa na siya sa may pinakamalaking grupo din sa CUAI. Nag-launch din siya. So, kumbaga, nag-separate na din siya sa alliance ko. So, nanganak na yung grupo ko.
marami na rin siyang mga full-timers na hinawakan ngayon sa Rosario. Okay? And hanggang sa nadagdagan yung full-timer ko, isa siya sa anak ng OFW. Ayan. Yung naka-red, tawag niyan, sa airport kami, yung bata. Okay, so dumating siya sa akin, 17 years old from Davao. So, sinundo namin siya sa airport. So, anak siya ng isang OFW. Ang sabi ng mama niya, hindi naman, ayaw naman na mag-aral. So, mas mabuti nang apply, turuan mo na dyan paano magnegosyo. Okay, so tinuruan. Hanggang sa ngayon, nandito pa rin lumalaban. Diba? And ang goal is talagang makapagpalaki din ng grupo para mapauwi niya rin yung mama niya for good. Okay? So, next slide po. Sobrang proud ako doon sa naging unang full-timer ko na OFW din. Kasi di ba, kung dati goal ko lang sa sarili ko, makauwi ako for good, ngayon may natulungan na akong OFW din na napauwi din for good. So sobrang laki ngayon ng grupo. So thankful kasi isa din siya nagpalaki talaga ng grupo ko. Okay? Na andyan, sinasamahan ko sila sa office. That time nung wala pang pandemic, talagang in-apply talaga lahat ng mga sinasabi ng apply na kapag the moment meron kang full-timer, kung saan mayroong mga trainings, upuan mo, sabayan mo rin yung full-timer mo, ganun yung ginawa ko. Okay? Kahit mag-isa pa lang siya dati, nagpapa-meeting na din ako, mini-meeting ko siya. Sa nakaraan na picture, di ba? Nag-meeting kami sa Chowking, siya lang mag-isa, gino-goal set ko siya, di ba? Parang tanga ka. Mag-isa pa lang yung full-timer mo, mini-meeting mo na, usap-usap kayo. Ganun ginawa ko. Kasi sabi nga ni Plan RTD, kahit isa pa lang yung full-timer mo, kailangan gino-goal set mo na yan, mini-meeting mo na yan. Kasi darating yung time, pag dumami na yan sila, kailan ka pa magpapa-meeting kapag marami na sila? Di ba? So kahit isa pa lang, papa-meeting mo na yan, i-goal set mo na. Okay? Ayun, so mga leadership training, sa office, bibili ng package, kahit po mag-centering. Okay, sasamahan mo, sabay-sabay. Kasi dumating sa time na naging kasama ko na po sila sa isang hub. Okay, so malaking challenge po yun sa isang upline na kasama niya, full-timer niya sa bahay. Okay? And yun, dumating sa time na kung dati mga kasama ko crossline lang, 'di ba? Crossline lang tapos 'di ba? Parang wala kang pakialam kasi crossline mo naman, hindi mo naman downline, 'di ba? Kasama mo sa loob ng bahay, bahala ka diyan kung walang tubig diyan, wala kang mainom, bahala ka diyan kung walang pagkain, 'di ba? Pero dumating sa time na sabi ko kukuha din ako ng sarili kong hub, isasama ko yung mga leaders ko, 'di ba? Nandun na, as in parang nanay ka na, 'di ba? Mamalingki, ikaw pa mag-ladies pag-uwi, diba? Tapos lulutuan mo, gigisingin mo, tapos maliligo kayo, pila-pila sa CR, sabay-sabay punta sa office. So, ganun po kami dati. Okay? So, next slide po. Ayan, so hanggang sa unti-unti, dumadami na yung full-timer ko. Yan, may Muslim ako na pa-uwi na nag-full-time, si Part City. Ayun, tapos yung naka-white, si Parts Luz na hanggang ngayon, di ba? Nandito pa din, lumalaban, si Luz Achiveda. Ayan, OFW din siya from Saudi, na nag-7 accounts din siya. Ayun, tapos nag-full-time din. So, single mom. Hanggang sa napauwi ko rin yung tita niya, itong sa baba, yung naka-red. Napauwi ko yung tita niya, yan yung sabi ko po kanina na nasabugan ng tangke ng gas. So, napauwi ko rin full-time. Kaso nga lang hindi kinaya yung process, yung proseso kasi parang mas nauna yung kabila na lumaki. So which is sila ni Parts Luz, pero yung pamangkin niya, si Luz nandito talaga ngayon hanggang ngayon. So na-hit niya ngayon yung 3-star, 2-star. So this month, na-hit niya. So unti-unti na rin siya umaani, diba? Kasi diba, kailangan mo lang talaga mag-stay. Okay, so the moment nag-decide kang mag-full-time, kailangan pangahawakan mo yun. Wala nang atrasan, wala nang pullback, diba? Okay, so next slide po. Ayan. So, na photo grid pala siya ng isa, no? Ayan, so itong sa left, yung my family worldwide, ayan. So, last year yan, October. So, 1 year na siya this month.
nag-outing kami sa isang resort na kasama ko rin yung mga full-timer ko. Okay, so pina-enjoy ko sila ng buong isang araw ngayon. So yan yung mga full-timers. So hindi pa yan hindi pa nag-separate yung PSI under ni Prof. Juana Manguroy. So sa ngayon, ang hinahawakan ko na lang is yung kabilang side ko. So nandito kami ngayon sa Antipolo, nagpaparami ng kabilang side ko. Kasi given na yung sa kabila dumadami na din sila, nagpaparami din sila. So ganun po ka-bless yung grupo ngayon. Ayan, so dito naman sa right side na picture, yan, sobrang nag-enjoy po talaga kami dyan. Okay, so dito ko talaga nasabi sa sarili ko na totoo pala talaga yung pinangako ni Empowered Consumerism na, di ba? May travel. So first time ko po, kung OFW ka, di ba? Kailangan mo pang pag-ipunan yun eh. Di ba? Yung pagbuburakay mo, kung gusto mong magburakay, kailangan mong pag-ipunan. Pero dito sa Empowered Consumerism, libre lang po yan. Okay? So ang ganda tingnan, tingnan nyo, sa isang eroplano, diba? Puno ang eroplano, puro lang kami, diba? Magta-travel papuntang Boracay para mag-enjoy lang. Okay? So andyan yan eh, si Master Roy. Ayan oh. Si apply nyo, nandyan yan. Okay? So sobrang nag-enjoy. 5-star hotel, Savoy Hotel sa Boracay. Kung dati, habang nagtitraining ka, pinapapanood sa inyo sa 3rd floor, sa 7th floor, diba? Yung mga travel ng Empowered Consumerism ng AIM Global, 'di ba? Na sinasabi doon ng isang nakasama sa travel na mas marami, grabe, mas marami yung tao sa mas marami yung pagkain sa tao, which is totoo po 'yun. Alam mo yung busog ka pa kakain na naman, 'di ba? Talagang sobrang sobrang worth it talaga yung yung sacrifices na ginawa mo dito, yung hirap na ginawa mo nung nagsimula ka. Okay? So pangahawakan mo lang talaga kung yung nakikita mo na magiging future mo dito kay Empowered Consumerism. Okay, so next slide pa. Excuse me. Ayan, medyo mahaba na yung share ko. Okay lang ba? Next slide po. Ayan, so yan sa Boracay. And then good news po, tapos na tayo dyan sa Boracay, na dikit-dikit ni Prof. Marilyn pag to grade. And so good news po, this last February 28, so na-awardan po ako as millionaire circle po ng company. Okay? So ibig sabihin, na-hit po na po yung first million na income dito sa Empowered Consumerism. Okay? So dito talaga, tatagan mo lang talaga yung loob mo, lakasan mo lang talaga yung loob mo, di ba? Paniwalaan mo yan. Di ba? Kasi the moment kasi nag-decide kang mag-join, di ba? Kung OFW ka ngayon, the moment nag-decide kang mag-join, ibig sabihin nun, may nakikita kang maganda. 'Di ba? Napatutunguhan, may future. 'Di ba? So hindi kasi 'yung totoo na wala kang gagawin, mag-join ka wala kang gagawin. Hindi po 'yun totoo. Kailangan mo dito mag-sacrifice, tatagan 'yung loob kasi ang daming hihila sa iyo dito pababa. Okay? Ang daming hihila sa iyo, daming magdi-discourage sa iyo. Ngayon nga, meron akong 2 months bagong join, 2 months pa lang ng FW bago ako pumasok sa Zoom niyo, kinausap ko kasi nanghihina. Diba? Income na kaagad yung, kumbaga resulta na kaagad yung hinahanap, diba? Pero ang tanong dun, diba? Ready ka na ba dun sa resulta na hinahanap mo? Diba? Baka nga kulang ka pa sa kaalaman eh. Baka nga kulang ka pa sa learnings eh. Diba? Pero naghahanap ka na ng resulta. Okay? Tama. So kailangan, aral mo na. Diba? Bago result, palakihin mo muna yung grupo mo. Kasi, totoo po yan. Pag lumaki talaga grupo mo, given na talaga yung income. Okay? So, sobrang, masasabi mo talaga sa sarili mo na kapag ka naging first, diba, naging millionaire circle ka na ng company mo, sasabi mo talaga sa sarili mo, deserve mo talaga. Deserve mo na nag-stay ka. Kaya ikaw ngayon na nakikinig, diba, panghawakan mo lang talaga yung pangarap mo. Kasi diba, dati, talagang, nung nag-full-time ako, hindi po basta-basta. Okay? Ayokong umiyak. Pero nung nag-full-time ako, hinihila ako pababa ng mama ko. Anong mura, diba? Sinakripisyo ko mama ko, binlock ko sa Facebook. Diba? Kasi totoo naman eh, pag unang full-time mo, wala ka pa namang result eh. Wala ka pa ipapadala sa family mo. Okay? So, pag nanghingi sila, talagang isa-sacrifice mo muna eh.
Minsan nga, hindi ko na lang isisend yung message, pero hindi ko matiis, kailangan ko isend. Pero nung dumating na sa point na anong mura na yung naranasan ko, kahit anong na lang sasabihin ng mama ko sa akin sa messenger, diba? Sabi ko, i-block ko temporary. So, binlock ko mama ko temporary. And now, diba, ang ginagawa ko na lang, monitor na lang sa grupo ko, hindi ko na kailangan mag-direct, diba? Kumbaga, yung time na binigay mo dati, sobrang napakahaba, diba, nung nag-build ka pa lang, pero ngayon, diba, yung time na yun na napakahaba, pinalitan ngayon ng income. Na alam mo yun, kung saan na lang mapatak sa DTC mo, mag-check ka ng DTC mo, di ba? This month po, 15 days pa lang, naka 53,000 na po ako this month. Okay? So, gino-goal ko ngayon na ma-hit sa UEI is yung Hall of Pain. Okay? Ayun. So, I hope po na na-inspired kayo. Meron pa po ba next sa slide? May kasunod pa po ba? Ayan po. Talagang pinupush ko talaga dati yung sarili ko. Okay? Ayoko talaga na mapag-iwanan ako ng mga naging kasabayan ko. Ganon ka rin ba? Sa mga full-timer na nandito, ganon ka rin po ba? Dapat ganon ka rin. Huwag kang pumayag na yung mga kasabayan mo nagka-resulta na tapos ikaw napapag-iwanan. Diba? Kasi ako po talaga dati, even ngayon, diba? Talagang gagawin mo talaga part mo pag nag-goal setting kayo, diba? Pag nag-declare ka ng goal mo sa upline mo, kailangan gawin mo. Diba? Hindi mo man siya na-hit within that month, at least ginawa mo yung best mo. Wala kang retreat. Wala kang pinagsisihan sa sarili mo kasi ginawa mo yung part mo eh. Siguro hindi lang para sa iyo yung goal na yon. So, 'di ba? Kung ano lang yung nakuha mo since ginawa mo naman yung part mo, yun lang yung deserve mo. Gawin mo lang siya on the next month. Bawiin mo. Okay, so 2017 sa CUEI Thanksgiving na awardan ako as top 12. Okay, for the whole year ng 2017. Pagka 2018 nag-level up. Okay, so naging top 7 po ako sa CUEI Thanksgiving for the whole year 2018. Okay, 2019 naging top 3 po ako. Okay? So 2020 hindi na ako napasama sa top kasi naging millionaire circle ako nung November. So, December yung Thanksgiving. Okay? So, paano yun nangyari? Diba? Talagang siguro kahit naman hanggang ngayon talagang bigil ako. Kasi diba, sabi ko nga kanina nung nagsisimula pa lang ako mag-share, dumaan ako sa hirap ng buhay. Diba? Panganay, diba? Trabaho ng lalaki sa palayan, trabaho ko rin yun. Diba? Sino relate dyan? Diba? So, siguro yun yung mga nag-push talaga sa akin, mga pinagdaanan ko sa buhay, bakit tumuloy-tuloy ako hanggang ngayon na hindi talaga ako nag-give up dun sa mga pangarap ko. Okay? So, sobrang masasabi mo na lang sa sarili mo, deserve mo yan, abuti na lang kasi tumuloy-tuloy ka, hindi ka talaga nagpahila, hindi ka talaga nagpatinag, talagang sinunod mo talaga kung ano yung nakikita mo, nararamdaman mo, kasi mafe-feel mo naman yan eh. Mama. Diba? Mafe-feel mo yan, mafe-feel mo yan. So, talagang mahalin mo lang talaga yung ginagawa mo, kasi the moment minahal mo yung ginawa mo, diba? Mapagod, mapuyat, maguto, mahirapan ka man, diba? Tutuloy ka. Diba? Kasi alam mo kung anong buhay ibibigay sa'yo na empowered consumerism the moment nagka-resulta ka dito. Okay? So, dito sa 50K achiever naman yan last year. Okay? So, dyan less effort talaga ako. Okay? Kumita ako dyan almost 78,000 dyan sa 50K achiever na yan kasi nahit po yung 5-star. Less effort po talaga ako dyan kasi hindi ko po inaasahan na mabuntis ako. Kasi 5 years na kaming kasal, so hindi ko inasahan na mabigyan pa ako ng baby. Kasi syempre dinadasal ko din naman yun na magkaroon ng baby na girl. Okay, kasi 12 years old na yung kuya niya. So nabuntis ako and dyan ko talaga nasabi sa sarili ko na ang ganda talaga, sobra ng negosyo natin. Okay? So habang buntis ako, hindi naman ako nakakahataw kasi bawal naman tayo magpuyat pag buntis tayo, di ba? Lalo na pag malapit ka ng mga anak, kailangan mo na ng energy. Pero dyan ko pa talaga na-hit yung goal ko.
Diba? Kumita ako almost 78,000. Nahit ko yung 5-star ko na wala po akong ginawa. Wala po ako ni isang direct. Talagang production po ng buong grupo ko. Okay? So gusto ko lang ma-feel mo, gusto ko lang ma-realize mo na hindi po to pipitsugin yung negosyo natin. Okay? Sobrang malaking tulong po talaga sa atin to kapag ginawa mo siya ng seryoso. Kaya kung member ka na ngayon, hatawin mo talaga ng bonggang-bongga. Okay? Huwag ka nang magpapitiks-pitiks pa. Yan lagi sinasabi ko sa mga full-timer ko. Hindi mo kailangan magpapitiks-pitiks. Diba? Gawin mong yung mga kasabayan mo, hindi mo kasi yan kailangan kaingitan eh. Diba? Gawin mo silang stepping stone, 'di ba? Para mag-improve ka doon sa sarili mo, 'di ba? Kasi ako talaga, guys, sa mga full-timer na nandito, ako talaga the moment hit ako kasabayan ko na full-timer, yung goal niya, yung star niya, 'di ba? Tinitingnan ko kasi talaga 'yan, hindi ako papayag na hindi ko rin ma-hit, 'di ba? Meron kasi ganun siguro eh na alam niya naman na napag-iwanan na siya, 'di ba? Parang ilalagay niya na lang talaga, ile-level niya na lang talaga ang sarili niya. Accept niya na lang talaga sa sarili niya kapag iwanan na siya. No! Diba? Kailangan mong i-push din yung sarili mo. Diba? Pareho tayong may 10 daliri. Diba? May mata, may tenga, diba? Anong meron sa kanya, diba? Na nahit niya yung goal niya, nawala sa'yo. Diba same lang din? Meron din ikaw kung anong meron sa kanya. So ang kulang lang talaga dito, diba? Yung resulta kasi na gusto mo mangyari, nakadepende yan sa level ng seriousness mo. Diba? Kung seryoso ka, syempre seryosong result din yung ibibigay sa'yo ni Easy. Okay? So, kailangan mo maging seryoso. Huwag nang papitiks-petiks pa, diba? Kaya ka nga nandito eh. Kasi, hindi mo gusto yung buhay mo sa probinsya. Hindi mo gusto yung sitwasyon ng pamilya mo sa probinsya. Pero bakit nung nandito ka na, pinapita na sa'yo yung way paano ka, 'di ba? Paano ka makapag-give back sa parents mo, 'di ba? Kailan mo balak sa mga kabataan ngayon na nandito full-timer marketer, 'di ba? Kailan mo balak mag-give back sa parents mo? 'Di ba? O baka naman hanggang ngayon hindi mo pa iniisip 'yun paano ka makabawi sa parents mo, 'di ba? So isipin mo 'yun. Kailan mo balak, 'di ba? Kung huli na ang lahat, 'di ba? Wala na akong papa, pero bakit 'di ba? Bakit nagsiseryoso pa rin ako? Syempre gusto ko mapasaya yung mama ko. Ngayon, 'di ba? Mama ko 67 eh, 'di ba? So nag-uusap-usap kami ng kapatid ko, sabi ko, what if pag nag-birthday yung nanay, kung ano yung edad niya, 'di ba? Bibigyan din natin siya ng ganung cash sa money cake. 'Di ba? Alam mo yung ganun na hindi na experience ng mga magulang mo noon, 'di ba? Gusto mong iparanas noon. So kung nafe-feel mo yan ngayon, full-timer ka, good news. Diba? Kasi magsisipag at magsisipag ka talaga. Eh. Diba? Kailangan mo lang alamin bakit nandito ka, para kanino, diba? Para kanino ka, sabi nga nila, para kanino ka gumigising? Para kanino ka, diba, humahataw? And yan yung lagi kong sinasabi din sa mga full-timer ko dito. Diba? Kung hanggang ngayon, hindi mo pa alam bakit ka humahata o bakit ka gumigising everyday, umuupo ko dyan sa PC mo, sa laptop mo, sa harap ng panghataw mo, diba? Ngayon pa lang, alamin mo na. Diba? Kasi, huwag mong antayin, huwag mong gayahin yung iba na alam mo na hindi naman productive, hindi naman nagkakaresulta, pero diba, ginagaya mo pa. Ibig sabihin, hindi na nga nakakatulong dun sa goal mo eh. Dun sa gusto mo mangyari sa buhay mo. Pero ginagawa mo na din. Okay? So, sobrang dali lang ang i-hit ang goal. Basta sabayan mo lang ng malupitang action, malupitang hataw. Diba? Kasi kung ano yung ibibigay mo na seryosong hataw, siyempre seryosong resulta din yung ibibigay sa'yo ni Empowered Consumerism. Legit po 'yan. Okay? So kung anong tawag niyan nasa dulo na dila ko. 'Di ba? Kung anong gusto mo talaga mangyari sa buhay mo, sa network mo, 'di ba? Ngayon pa lang umpisahan mo na. Okay? Ngayon pa lang umpisahan mo na, 'di ba?
Unang-una mo talagang gagawin, I think tapos na yung slide ko, Prof. Marilyn, sa technical pa. Meron pa ba? Ayun. Aba, thank you so much. Yun po yung motto ko. Dream without fear and limits. Work hard in silence and let your success be your noise. Okay? Ayun, pangahawakan mo lang yung mga pangarap mo. Sa mga beginner na nandito, sa mga bagong join, OFW ka man, full-timers ka man, bagong dating ka man, bago, or kakasimula mo pa lang, di ba? Wag na wag talaga muna isipin na kikita ka kaagad or income agad yung tinatatak mo sa isip mo. Pag yun ka, di ba, income agad iniisip mo, madali kang mawawala dito. Kasi madidepress ka eh. Diba, iniisip mo, kakainis naman to, wala palang ano dito, hindi ka naman palang kikita dito agad-agad, ganito, ganyan, diba? So, pag beginner ka, kailangan huwag madaliin yung income. Madaliin mong matuto, aralin mo yung negosyo step by step, okay? Para pagkaalam mo na yung negosyo gagawin step by step, diba, madali na lang ang kumita. Madali na lang ang pag-build ng grupo. And legit po yan na kapag ka nakapag-build ka ng grupo mo left and right, solid, di ba? Babahain ka talaga dito ng 1,800. Okay? So, siguro yun lang. I hope na na-inspired ko po ang lahat na nandito, full-timer man and OFW. So, thank you so much po sa pag-invite, Prof. Marilyn. And sa mga OFW, magstay ka lang sa grupo mo. Kung ginugoal set ka ng upline mo, sumunod ka lang talaga. Kumbaga, sabi nga, di ba, magpa-ututo ka lang. Okay? Kasi ganun din po ako dati. Talagang naging makulit lang talaga ako sa upline ko. Upline, saan training pa ba ako? Ano pa ba yung kailangan ko para ma-hit ko yung goals ko? So, sumunod ka lang dun sa upline mo na nag-guide sa'yo. Di ba? May mga alam ko may mga isip na yung bawat isa sa atin. Pag alam mong mali na yung tinuturo ng upline mo, mag-giveaway, mag-ano ka na, umiwas ka na, go to your next upline. Okay? Kasi may mga ganun eh, mali na yung ginagawa ng ano, ng upline na tinuturo, mali na nag-guide. Sinusunod pa, kasi sabi upline eh, follow your upline. Diba? So may mga isip na tayo. Okay? So pag alam mo, feel mo hindi na tama, go to your next upline. May mga higher upline ka pa. Alam ko sobrang dami mong upline. Okay? So seryosohin mo lang habang andyan ka. Huwag kang panghinaan ng loob. Okay? Ang goal mo dapat last kontrata na lang yan. Mag-for good ka na. Okay? Ang goal mo dapat makapagpalaki ka na ng grupo and sumabay ka lang sa sistema ng grupo nyo kasi yung grupo nyo, grabe, salot talaga ako sa grupo nyo. Isa din to sa may pinakamalaking grupo sa CUAI. Okay? So, sabayan mo lang yung mga higher uplines mo na nandito, yung uplines mo na nag-guide sa'yo, lalo na kung, di ba, nakikita mo yung upline mo, resultado na. So, sumunod ka lang kasi wala kang ibang patutunguhan, wala kang ibang pupuntahan, kundi kung ano yung result ng upline mo ngayon, yun din yung magiging resulta mo. So, thank you so much sa lahat ng OFW na nandito. Kita-kits po sa pag-full-time nyo dito sa Pilipinas. So, God bless po and good morning po sa lahat. Ayan, so, grabe, nakaka-inspired naman yung mga sinabi ni upline. So, tama nga naman, no, panghawakan mo lang talaga yung DPSY mo para magawa mo ng CEO sa negosyo, para ma-post mo yung sarili mo. So, thank you so much, upline. Meron po kami yung konting regalo na bibigay po sa inyo from UDI family po. Certificate of Appreciation. This certificate is proudly represented to Mary Beth Esparagosa for excellent humble service, share about empower consumerism business, inspirational message, and valuable wisdom shared as guest share during Ultimate Dreamers Weekly C-Cell and Bonding, given its 28th day of October 2021. Assigned by UDI Founder. Thank you so much, Upline.
Thank you so much po. I hope na maraming na. Closing message na lang po para sa lahat. Closing message pa. Nasabi ko na yata lahat. No? Ayun, thank you so much po, Upline, sa pag-inspire dito sa ayun, team. Ayun, sobrang laki na ng grupo nyo, lalo na nasa Gaya family kayo, nasa under kayo ni Master Roy, ni Dean, Rasmia. Alam nyo po guys, yung apply nyo, sa apply nyo Rasmia, nung makasama ko po siya dati sa isang event po ng grupo natin, Ultimate Eagle International. So nakasama ko siya, I think, leadership convention yun sa Tagaytay. Alam nyo po, nagsishare lang po yan siya dati ng mga na, mga ex, mga kumbaga na pagdadaanan niyang hirap. Diba? Nakita ko lang kung paano yan nagsimula yung apply nyo. And until now, diba? Alam nyo naman, ang laki na ng resulta, diba? Naging millionaire circle na pareho, sila ni Master Roy. So grabe, sabi ko nga nung mag-launch yung GAIA sa CUAI, talagang minessage ko talaga siya kaagad, diba? Kinongratulate ko talaga siya kasi alam ko yung tao na yan eh. Mag-give up na yan eh nung makausap ko. Pero, diba, sabi ko sa kanya, may mga FW tayo eh, na mga leaders na, diba, tayo kasi yung hope. The moment nagkaroon ka ng full-timer or ng leader ng downline na isa, may napasali ka na, diba, tayo kasi yung hope eh. Diba, ginulo-gulo kasi natin yung buhay nila. 'Di ba? Para mapasali lang, pinilit mo pa, 'di ba? Pinilit mong i-mindset, ipaintindi sa kanya anong kahalagahan pag may negosyo ka kahit na sa ibang bansa ka, 'di ba? Pero nung nahirapan ka lang, 'di ba? Hindi mo kailangan mag-quit eh. So sabi ko sa kanya, tuloy lang tayo. And 'yun, sabi ko nga, kinongratulate ko talaga siya nung nag-launch sa CUAI kasi kitang-kita ko talaga kung gaano yan lumaban yung apply nyo. Okay? So, andyan yung mga applies nyo hanggang ngayon. Nakikita ko pa rin. Ka-apply nyo Marilyn, ka-apply nyo Crisanta Anaya. Kita ko siya kanina. So, grabe. Talagang labanan mo lang talaga lahat ng pinagdadaanan mo. Kasi dito sa negosyo natin, diba? Kaya tayo dumadaan sa ganitong proseso, dumadaan tayo sa hirap kasi hindi kasi thousands lang yung pinag-uusapan dito. Yung pinag-uusapan dito is yung pangarap mo. Pangarap mo and yung pinag-uusapan dito, million. Okay? So that's why normal na yung pagdadaanan mo hindi din basta-basta. So tumuloy-tuloy ka lang, mag-stay ka lang, di ba? Kasi lahat ng nag-stay, tumuloy, di ba? Lahat ng lumaban, di ba? Yun talaga yung nagkaroon ng result. Okay? So huwag ka mag-quit. Huwag kang pumayag na yung mga kasabayan mo nagka-resulta na tapos ikaw wala. Okay? So, thank you so much once again. God bless po. Thank you so much po, Upline. God bless po. So, magsilipin na lang po tayo. Ups. Master Muhammad Up. Paki-selfie na lang po diyan sa computer. Copy. So, enroll po tayo. 1 2 3 smile. Next page po. 1, 2, 3, smile. Okay na, Master. Thanks so much, Upline po. So, guys, pwede kayo mag-unmute para magpasalamat kay Upline. Thank you so much, Upline.
Thank you po, Aplan. Na-inspire po at dali na po. Thank you, po, Aplan. Thank you po. Na-inspire talaga po. Kahit sa dito kami sa ibang bansa. Thank you so much po, Aplan. God bless po. Naka-inspire po talaga, Aps. Thank you po, Lita Aplan. Thank you so much. Lahat. Salamat po sa mga talagang unahan mo lang talaga. Thank you so much. At salamat. Tulogan na. Eh, hatawan na pala. Hatawan na eh. Tulog na kasi. Hatawan na. Sige na. Good morning, Pinas. Goodbye. Good morning sa lahat. Good morning, Ats Clara. I love you.